Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. My name is Benti Palaron Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur. Maganda ang video natin today. At ang topic natin today, bakit maganda bumili ng isang condominium or condo. I'll give you 6 reasons bakit gusto mo bumili ng isang condominium. So, guys, manood at matulog. Kaya condo ang bibili mo. Maganda ang isang condominium sa mga nag-i-start na family at sa mga nag-i-start na gustong miwalay sa family or maging independent. So, para sa inyo itong video na ito. So, as me, we're starting as independent with my wife. So, bumili rin kami ng isang condominium. So, ito yung mga na-obserbahan kong magandang reason bakit kami bumili ng isang condominium. Una, less maintenance. Sa pagbili ng isang property, ang pagkakaiba ng bahay at saka condominium ay yung maintenance. Kasi, ang bahay, kung mayroong nasira dyan, gagawin mo. Ikaw na mag-aayos at magbabayad ng maintenance mo. Bawa, kung nasira ang bubong, ang butas, o kailangan mo ng repaint, gastos mo na yon at ikaw rin ang maghahanap ng mag-aayos na yon. Pagdating naman sa condominium, may tinatawag tayong maintenance personnel at binabayaran to by paying the association dues. Remember guys, merong association dues ang isang condominium at dun mo nabayaran yung mga servisyon to. Like repainting or refurbishing yung building. Or kung halimbawa may crack yung building, inaayos nila agad-agad. Or may nasirang tiles dun sa labas ng condominium mo, inaayos nila agad. Number 2, security. Ang maganda naman sa condominium, may 24-hour security. Since nagbabayad ka ng association dues, meron kang security guard na nag-roving 24 hours sa iyong unit or dun sa condominium area. So, nagro-roaming sila, sila rin yung magche-check kung may bisita. Kasi nagbabayad ka ng association dues, kasama yun sa service nila. Pagdating naman sa bahay, I'm not against sa security ng bahay, you have to pay your own security measure. Like, you have to have a fence, CCTV camera, at tantay, yung pinaka-best friend natin is our dog or yung aso natin na nag-aala doon, nagbabantay doon sa sarili natin tahanan. Number 3, affordability. Sa mga nag-uubisang family or gusto maging independent, magandang bumili ng isang condominium unit dahil kasi affordable siya. Halimbawa, ang price ngayon sa 2019 guys ha, hindi yung last year, yung 2019 na price tayo. Kasi nagbabago ang presyo ng property. Remember yan. Hindi yan stagnant. So, ang presyo ngayon ng isang studio sa Metro Manila is 2.4 million. 2.3 to 2.4. Depende yan sa developer. Pag sa presyo naman sa Manila about bahay or townhouse, wala na kasing single detached talaga sa Manila, konti na lang nag-o-offer mo si townhouse is around 9 to 12 million or 9 to 15 million na siya ngayon. So, kung sa nag-uumpisang magpamilya at saka gusto maging independent sa kung magkaroon ng sariling property, mas maganda mag-umpisa ka sa mas mababa na studio or one bedroom naman, mga around 3.5. So, affordable pa rin siya. At kayang-kaya pa rin sa bulsa. Number 4, property appreciation. So, I mentioned dun sa last topic about affordability. Ang maganda, lahat ng property nag-appreciate. Kung bumili ka ng condominium ngayon, noong 2012,
Huli ka ng studio is 1.3 at that time. Ngayon, 2019 is about 2.4 na siya. So, malaki yung nag-appreciate yung property. So, yan ang maganda kung real estate ang ini-invest mo. Nag-appreciate yung money mo, yung investment mo. At may sarili kang tinitirhan. Iba kasi kung may sarili kang tinitirhan eh, walang mangyayalam sa'yo at you can create your own place. Diba? Number 5, amenities. Pagdating sa bahay, walang masyadong amenities ng bahay or yung kung bumili ka ng single house. Pagdating sa condominium, you have amenities. So, kung ano yung mga amenities na to, ito yung sumusunod, swimming pool, gym, jogging path, 24 security, CCTV camera, drying cage. Lahat yun ay amenities ng isang condo owner. Since nagbabayad ka ng association dues, minimaintain nila yon. So, dapat gamit to lagi. Since nagbabayad ka ng association dues, you have the privilege to use those facilities. Number 6, proximity in the city. So, kung bumili ka ng condominium at nag-work ka sa city, mas advantage sa inyo. Mostly sa mga condominium ngayon, malapit sila sa mga tinatawag na Central Business District. Ano yung mga Central Business District? Halimbawa, ito Manila, Ortigas, Makati, at marami pa ba? Kasi ang Central Business District, andun na lahat. Yung trabaho mo, transportation, mall, entertainment, at iba't iba. So, ang maganda sa pagbili ng condominium, hindi mo lang binili yung property. Binili mo na rin yung oras mo. Since very traffic now nowadays, kasi umuunlad ang ating bansa, so marami rin yung sasakyan, so mahirap na mag-travel. Na halimbawa, nasa Bulacan ka, and your work is in Makati, around 2 to 3 hours ka magta-travel. Kung mayroon kang property na malapit dyan sa trabaho mo, it takes 15 to 30 minutes ka lang. So, wala kang hassle, wala kang pressure, wala kang stress pag-travel. So, yun ang maganda kung bumili ka ng property na condominium. You're not just buying a property or a lifestyle, you're buying your own time or saving your own time. May kasabihan niya, nung tayo mga bata, time is gold. Pagdating sa mga negosyo or negosyante, time is money. Sabi nga nila. Ngayon, natapos ko na yung 6 reason bakit kailangan bumili ng isang condominium. At final note, sa mga taong gustong may bakuran, private ownership, gusto nila yung lupa lang, ayaw nila yung building, and ayaw ng rules and regulation sa kanilang property, I advise you, huwag kayong bumili ng condominium, bumili kayo ng bahay. Para rin sa inyo yun. And, kung kailangan nyo ng mga property advices, or documentation services, or property mismo, bahay or condominium, I can help you with your property needs. So, I hope may natutunan ka dito sa aking video na ito. Please like and share and subscribe. Huwag kalimutang i-press ang bell button, and kung meron naman kayong tanong, mag-comment below, answerin ko, sasagutin ko. Or, kung meron naman kayong topic na gusto kong i-discuss, you can work on that. So, have a great day, magandang araw, and see you to another video. Thank you so much for watching. See you again on my next video.